angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord, for he has spoken. Worlds his mighty voice obey. Laws which never shall be broken. For their guidance he had made. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Magandang umaga po mga kaibigan. Good morning to everyone. Ito na naman programang Alamin ang Inyong Biblia, Know Your Bible Program, na marinig nyo every Sunday dito po sa radio station DWRA ng GMA at Barangay 92.7 FM every Sunday from between 5 to 6 in the morning. At ito po ay sponsored ng World Radio International through White Sparrow Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay aking pinamagatang Understanding the Apocalypse, the Book of Revelation. Bago natin talakayan ng paksa na yan, ay nais po nating batiin ang ating mga kapatiran, ang ating mga regular listeners dito sa ating programa. Unang-una po ay dito sa siyudad ng Baguio si Carlos Garcia, dyan po sa Rainbow Hills Subdivision, Gisad. Si Mr. Leonardo Sanchez sa Camp 7, Baguio City. Dyan po sa Naguilian, La Union, si kapatid na Sirio Hukar, Sirio Pegaculan, dyan po sa Naguilian Church of Christ. Mga kapatiran din po sa Bagulin Church of Christ, diyan sa parte ng La Union, ang magkapatid na sina Sister Delia and Amelia Galva ng Concepcion, Rosario, La Union, Sister Miriam Tases from San Juan Abra, at lahat po ng parte ng Cordillera Administrative Region. Gusto rin natin batiin si kapatid na Jess Solomon from San Carlos City, Pangasinan, kasama po ang mga miyembro ng iglesia dyan sa San Carlos City. Pinabati rin natin ang mga kapatiran sa Dumalandan Church, dyan po sa Lingayen, Pangasinan, sa pangungunan ng kapatid na Greg Manuel, Sister Hilda Kachin, Sister Jenny Flores, Sister Gina Fernandez, Brother Nicky Cordero, Reacto Ulanday, at iba pang mga kapatiran. Mga kapatiran dyan sa Sual, Alaminos, kapatid na Federico Lopez, Rick Nieto, Brother Leo Caboraw, dyan din po sa Anda, Bani. Dyan po sa Anda, nandiyan si Sister Josie Cervera. At dyan din po sa Bani, si Ciala, Bolinao, Pangasinan. Nandiyan yung mga listeners natin, si Jen Jean Ortega and Ms. Camboid. Magandang umaga po. Nawa ang ating Panginoon ay kasama natin sa ating pag-aaral sa bagang ito sa programang Alamin ang Iyong Biblia, Know Your Bible Program, at atid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Church of Christ, West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyong pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan kong Understanding the Apocalypse, the Book of Revelation. Paano po ang pangunawa o ang interpretasyon sa aklat na tinatawag na pahayag sa Pilipino, sa Ingles, Revelation, at sa Griego, Apokalypsis? Ang aklat po ng pahayag or the Book of Revelation, sometimes called the Apocalypse, is considered as one, if not one of the most difficult books of the Bible. Karamihan po sa mga taong tingin nila sa aklat na ito ay mahirap pag-aralan, at ang iba, iniiwasan na lang nila at mayroong halong takot
kapag ito ay binabasa nila. To others, the book of Revelation is the most misunderstood, most misused, and misapplied book of the Bible. Marami po ang hindi nakakaunawa dito, hindi nila naiintindihan, at ang pagkakagamit nila ay mali rin, at ang aplikasyon ng aklat ay mali pa rin. Kaya't sa ating pong napag-isipan, kailangan na pag-aralan ng aklat na ito. There is a need to study the book of Revelation or the Apocalypse to fully understand its message. For Jesus said in the book of John chapter 8 verse 32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So kinakailangan po mapag-aralan natin yung aklat na ito para maunawaan natin ang mensahe niya sapagkat sinabi ng ating Panginoong sa Kristo sa 1:8-32, "Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo." So paano po yung approach na gagawin natin? Paano po yung ating pag-aaral para maunawaan natin yung aklat na Revelation, pahayag o Apokalipsis? Unang-una po ay titingnan natin yung background ng aklat, kung sino ang sumulat, kung saang lugar, kung anong petsa, at kung ano ang dahilan kung bakit sinulat yung aklat na ito. So let us study the background of the book of Revelation as to authorship, the date and the place of writing, and the purpose of writing of this book. Now we will discuss this morning four views or ways of interpretation of the book of Revelation or the Apocalypse. So apat po na pamamaraan ng pagbigay ng interpretasyon o pag-unawa sa aklat ng Apokalipsis, pahayag, or the book of Revelation. Sana ay nandiyan kayo para masugid natin pag-aaralan ang aklat na ito. Unang obra po, yung background ng libro. Sino ang sumulat nito? Karamihan po ng mga church fathers, yung mga nakakakilala kay John o Juan, katiyang mga estudyante at estudyante ng kanyang mga estudyante, ay kinikilala nila na si Juan na apostol ang sumulat ng aklat na ito. John the Apostle wrote this book according to the book of Revelation chapter 1 verse 1, verse 4, and other verses in the last part of this book. So nakalagay po yung pangalan ni Juan. At ito pong aklat na ito na isulat mga later part na ng first century. Sabi nila mga 95 to 96 Anno Domini at the close of the reign of Domitian. When Paul, or rather when John was exiled in the island of Patmos, doon po sa Aegean Sea. So ito pong aklat na ito, sabi nila, isinulat ni Juan mga taong 95-96 Anno Domini nang siya ay tinapon sa isang isla at ang pangalan ng isla na yon ay Patmos. Ang Patmos na yon ay Rocky Island. Marami pong bato. At ito ay makikita sa Aegean Sea. Malapit lang po ito sa baba ng Epeso. Now the word revelation in the English language comes from the Greek word apokalypsis, which means a revelation, an unfolding, an unveiling of things not previously known, which could not be known without the unveiling. So yung salitang apokalypsis, salitang Griego, sapagkat yung New Testament po ay nasulat sa Griego, Koine Greek, o Common Greek, Griego ng mga masa, isa pong paglalahad, isang pahayag ng mga bagay na hindi alam noon at hindi malalaman kung hindi ito pahahayag sa tao. So yun pa ibig sabihin ng salitang revelation, apokalipsis, pahayag. Ngayon, ang pinakalayunin ng pagkasulat na ito ay mababasa po natin sa
chapter 2, verse 10. So, ayon sa mga scholar ng Biblia, the purpose of writing of the book of Revelation or the Apocalypse is to comfort the beleaguered saints during the time of persecution. Bigyan po ng kasiyahan, bigyan ng encouragement, pampalakas ng loob ang mga Kristiyano noon na inuusig ng Imperyo Romano. Marami pong dahilan kung bakit sila inusig. Nagsimula po ang pag-uusig sa panahon ni Nero. Si Nero, gusto niyang pagandahin ang Roma, sinunog niya. At para hindi siya mapagbintangan, sinabi niya na ang mga Kristiyano ang nagsunog ng buong Roma. Kaya ang nangyari noon, pinag-uusig yung mga Kristiyano, pinagpapatay, pinapakain sa leon, at iba pang pamamaraan ng pagpatay sa mga Kristiyano noong kapanahonan na yun. May mga pito na mga hari o imperador ng Roma ang nag-usig sa mga Kristiyano noong unang siglo or first century at nagsimula po ito kay Nero, mayroong panahon ni Caligula, Vespasian, at ang pinakahuli nga ay itong si Domitian nang si Apostle Juan ay itinapon doon sa isla ng Patmos. At doon niya sinulat ang aklat na ito. Pagkatapos na nagpakita ang anghel na sinugo ng Panginoong Jesucristo para sulatin ang aklat na ito. Not everything was and is revealed. Hindi po lahat na gustong ipahayag ng Panginoon ay naipahayag sa kahiwan. Only those things which man should know as far as God is concerned and as far as the human beings are concerned, hindi po lahat ipinahayag sapagkat sinabi doon sa book of Deuteronomy chapter 29 verse 29, secret things belong to God or belong to the Lord, but the things that are revealed belong to man. So may mga bagay po na hindi inihayag kahit noong kapanahonan ng mga patriarka, sina Moses, hindi po inilahad ng Panginoon Diyos lahat. So ganun din po dito sa Apokalipsis, sa pahayag, hindi pinahayag lahat kay Juan. Mayroon lamang na mga bagay na ipinahayag sa kanya. Katulad din po sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 12, nang siya ay dinala sa ikatlong langit, may mga bagay siya na nakita at narinig at sinabi sa kanya, huwag mong isulat lahat. Maaring ang dahilan, hindi dapat malaman ng tao. Maaring ang dahilan, hindi kayang tanggapin ng tao kung anuman ang narinig at nakita ni Apostol Pablo at ni Apostol Juan. So ang Apokalipsis po, the book of Revelation is what you call an apocalyptic prophecy. Isa pong paghahayag pero may halong hula. Yung word prophecy sa English language, the word to prophesy means to teach or to speak forth from God. So pag sinabi yung prophecy or prophesy, not necessarily na sasabihin nila yung future. But the word prophecy means to speak forth, to become an spokesperson of God. So yung Apokalipsis po ay isang paghahayag ng mga bagay na nanggaling sa Diyos. At ang literature o pagkakasulat, mayroon pong tatlong uri ng pagkasulat dito. Mayroong sulat or tawag sa English na epistle or letter. And mayroong prophecy at mayroon ding apocalyptic kind of writing o paghahayag. At dito po, ayon sa kapitulo 1, tatalakayin po natin ito later on, ay naisulat sa pitong iglesia na makikita po sa Asia Minor. At ito ay pag-aaralan natin sa mga pag-aaral na susunod dito sa ating programa. So nakikita po natin, there are three kinds of literature in the book of Revelation. Number one, we have the allegory. Allegory means symbolical. Kaya kung babasahin natin yung book of Revelation, pahayag, marami pong mga symbols o simbolo na makikita natin doon. Naisulat din katulad ng isang letter. Parang style ng gumawa ka ng sulat, pero noon, nauuna yung pangalan ng sumulat, nahuhuli yung sinusulatan. Pero ngayon, baliktad.
Una yung pangalan ng sinusulatan, nasa huli po ang pangalan ng sumulat. Baliktad na po ngayon sa kapanahonan natin. At ayon nga sinabi ko kanina, there is what you call prophecy. So there are three forms of literature. You have allegory, you have epistle, and you have also prophecy. Now the book of Revelation is characterized by symbols. Ang aklat po na Apokalipsis o pahayag ay marami pong mga simbolo. Gumamit dito ang sumulat ng mga simbolo sa pamamagitan ng mga numero o bilang. May mga halimaw din na sinulat at may mga bagay na nakikita natin sa kalikasan. Makikita pa natin habang tinatalakay natin yan ang tinatawag na pag-aaral natin sa aklat ng Apokalipsis. Dumako naman tayo mga kapatid at mga kaibigan sa apat na uri ng pagtingin. Tinatawag sa Ingles na viewpoint. There are four diverse views on the book of Revelation. There are four ways of interpreting it. Kaya this morning, pag-aaralan natin yung apat na ito. Bibigyan ko ng description ng bawat isa at sa mga pamamaraan yan, makikita natin kung paano inuunawa ng iba't ibang grupo sa reliyon ang aklat ng pahayag o revelation. So pumunta po tayo sa una. Ito pong unang view o pantingin, pananaw, sa Book of Revelation ay pinapabagatan sa Ingles na the preterist. The word preterist, galing sa salitang Latin, preter, which means the past. So ito pong unang paningin na ito o pananaw sa Book of Revelation ay called preterist. Ang tingin po nila sa aklat ng Apokalipsis, pahayag, ay nakalipas na. It is a history that has already been accomplished. Sabi nila, all or nearly everything in the book of Revelation has been fulfilled in the first century or within the first 300 years of the history of the church. Sabi nila, karamihan o halos lahat ng nakasulat sa aklat ng Apokalipsis ay nangyari noong unang siglo at ng unang 300 years. So, 100, 200, 300 Anno Domini. So, the first 300 years, sabi nila. Pangalawa, ang aklat daw ng Revelation o Apokalipsis deals primarily with persecutions against Christians. So, ito po ay patungkol daw sa mga pag-uusig, pagpatay sa mga Kristiyano noong unang siglo, nagsimula po kay Nero at natapos sa emperador na si Domitian. Bakit? Kasi si Domitian po, maliban sa emperador, gusto niyang sambahin siya bilang Diyos. E kung hindi siya sasambahin ng mga Kristiyano noon, pinahuhuli niya at ipinapapatay ang mga Kristiyano na hindi sumasamba sa kanya bilang Diyos. Ayon pa rin sa preterist view, Revelation chapter 6 up to Revelation chapter 16, so about 10 chapters po yan, predicted church events from John's time to Constantine the Great and the Edict of Toleration in 311 Anno Domini. Ano pong ibig sabihin yan? Ayon po sa preterist view, Revelation chapter 6 up to chapter 16, ito po ay panahon daw ni Juan Bautista o Juan Apostol Juan hanggang sa kapanahunan ni Emperador na Constantine at ang taong 311 Anno Domini at nagkaroon po ng tinatawag nilang Edict of Toleration or Decree of Toleration. Ito pong si Constantine na Emperador ng Roma, siya po ang nagpatigil ng tinatawag na pag-uusig or persecution sa mga Kristiyano noong kapanahonan na yon. And the preterist view, pagpapatuloy sa kanilang pananaw, ayon sa kanila, si Satanas, bagamat siya ay natalian, nakatanikala, ay
matatalo ng Panginoon at matatalo si Satanas. Darating daw ang unang tinatawag nilang resurrection or the first resurrection, ang unang pagkabuhay, at pagkatapos dyan ay mayroong tinatawag nilang 1,000 years reign of Christ on earth. Si Kristo daw po ay mamumuno bilang hari dito sa lupa, 1,000 taon. Ang tawag po nila dyan ay millennium. So yun po yung first view, the preterist view, na lahat ng mga nakasulat na sa Book of Revelation ay tapos na. Maliban na lamang sa pagbabalik ni Kristo, pagkabuhay na muli ng mga namatay kay Kristo, at paghahari ni Kristo dito sa lupa ng 1,000 taon. Yun po yung tinatawag lang preterist view. Tapos na. Pangalawang view o pananaw sa aklat ng Revelation ay tinatawag nilang historical view. Ito pong historical view ay ang tingin nila sa Book of Revelation, everything is present. Nangyayari pa. Hanggang ngayon, sabi nila, ang mga nakasulat sa Book of Revelation ay nangyayari pa mula noon hanggang ngayon. So present, pangkasalukuyan. So sabi nila, ang tingin nila sa Book of Revelation, it is one continuous series of historical events from the first century until the end of time. Tuloy-tuloy po na mga pangyayari simula ng unang siglo hanggang sa katapusan ng ating mundo. At itong pananaw na ito po, this view matches up historical events with various symbols in the book. So may mga pangyayari sa mundo at ang pangyayari na yun ay tinitingnan nila sa mamamagitan ng mga simbolo na makikita dito sa libro. Halimbawa yung numerong 666, 6. Sabi nila raw ay yun ay patungkol sa tanda ng halimaw or the mark of the beast. At marami silang paliwanag kung sino yung halimaw na yun. Hindi na po natin muna tatalakayin yan. Ano po ang weakness o kahinaan ng historical view? Mayroon pong bawat view po may kahinaan eh. Pero ito, ano yung weakness ng historical view? The weakness of the historical view is that it focuses mostly on church history events in the Western Europe. So yung mga kanyang attention, nakafocus lang po doon sa mga pangyayari sa iglesia, doon po sa Europa. Western Europe, pag sinabi natin Western Europe, yun po yung Roma, Grecia, hindi kasama yung Asia Minor at ang nangyari sa Israel. So ano po yung mga pangyayari nung panahon na yun? During the so-called historical period, nandoon po yung dinatawag nilang development of the papacy. Ang paninimula ng pagkakaroon ng mga Santo Papa. At ayon sa kanila, ang unang Santo Papa ay si Pedro. Tinatalakay din daw ang Reformation Movement. Sino po ang namuno ng pag-alsa laban sa Iglesia Romana Katolika? Ang namuno po noon ay si Martin Luther, isang pare, isang propesor sa Wittenberg, Germany, at siya po ang namuno para reformahin ang Iglesia Romana Katolika. 16th century po, mga kapatid. At ang sumunod po yung French Revolution na nangyari doon sa Pransya. At dito po, sumikat si Napoleon Bonaparte. So itong pananaw na ito na tinatawag nating historical view is this a view of the premillennialist group of people. Yung mga naniniwala sa 1,000 years reign of Christ on earth. So yung preterist view at saka historical view, magkapareho po sila doon sa last part. Naniniwala sila na si Kristo ay bababa mula sa langit at maghahari dito sa lupa ng 1,000 taon. Ang tinatawag po nila dyan ay millennial reign of Christ. At siya ay pupunta sa Jerusalem. Doon siya mamumuno kasama ng mga banal dito sa lupa. Kaya yung favorite verse nila na tinalakay natin doon, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. The third view, ang pangatlong pananaw po,
Para maunawaan ang aklat na Apokalipsis or the Book of Revelation is the so-called futurist view. Ano naman po yung futurist view? Yung future means yung darating pa. Yung hindi pa nangyayari, yung mangyayari pa bukas. So the futurist view believe that most of the Book of Revelation is not yet fulfilled. Hindi pa raw natutupad. Matutupad pa lang, mangyayari pa lang. That is the so-called futurist view. So ang tingin nila, mula Kapitulo 4 hanggang Kapitulo 22, ito pong mga kapitulo na ito ay hindi pa nagaganap o hindi pa natutupad. Mangyayari pa lang. Subalit, ang Kapitulo 14 hanggang Kapitulo 19 ay describing events immediately preceding the second coming of Christ. So, yung chapter 14 daw at chapter 19, ito po raw yung mga pangyayari bago dumating si Kristo o bumalik si Kristo dito sa lupa. At pagkatapos, pagbalik ni Kristo dito sa lupa, yun na lang po yung tinatawag nilang 1,000-year reign of Christ on earth or the so-called millennium. So, makikita natin mga kaibigan at mga kapatid, itong tatlong pananaw, yung preterist, yung nakalipas na, yung historical, yung nangyayari pa ngayon, at ang futurist view, yung mangyayari pa lang, magkapareho po sila sa last part, sa Holy. Naniniwala lahat sila sa tinatawag na 1,000-year reign of Christ on earth or the so-called millennium. So, yun po kanilang paniniwala. At karamihan, kinukumbine, pinagsasama nila yung mga ideya ng preterist, historical, and futurist, bumubuo sila ng isang doktrina. At marami pong naniniwala dyan. Hindi ko nababanggitin yung mga grupo ng reliyon, pero mayroong nangyari, nanggaling sa Amerika, nanggaling din sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. Pero karamihan po, nanggaling sa Amerika, sa Europa, ang mga grupo naniniwala sa tinatawag nating premillennial reign of Christ. 1,000 taon na pamumuno at paghahari ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Now, let's go to the correct view. The most accepted view among churches of Christ is the so-called idealist view, idealist. Ideal, yun yung modelo. Sometimes, idealist view is called the spiritual view, or sometimes it's called the symbolical view or the poetic view. Ano po ang paniniwala ng mga idealista? Ang paningin nila sa aklat ng Revelation, ang kanilang pangunawa sa Book of Revelation, well, sabi nila, the book does not deal with historical events at all, but rather, the book is a symbolic representation of principles, ideas, and spiritual truths. Paliwanag po natin. Ang aklat daw ng Apokalipsis o pahayag ay hindi po patungkol sa mga pangyayari na nagaganap o magaganap pa at naganap na. Subalit sabi nila, ang mga pangyayari sa Biblia, sa aklat ng Apokalipsis, ay representasyon lamang ng mga prinsipyo, mga ideya, at mga espiritual na katotohanan. Mamaya, paliwanag ko po yan. Ano yung mga ideya, mga prinsipyo, at mga espiritual na katotohanan? Ito po. Sabi ng mga idealist, at ito po ay pinaniniwalaan karamihan ng mga churches of Christ and the whole world, sabi nila, the general imagery of the Book of Revelation is a continuing struggle all through the ages between God and Satan and between good and evil. Ganito po. Generally, sabi ng mga idealist, ang aklat ng Apokalipsis or the Book of Revelation ay isa pong picture, isang larawan at isang kwento ng patuloy na paglalaban ng Diyos at ni Satanas. Of course, alam natin, talot si Satanas. Pero makikita natin na para siyang nananalo dito sa mundo ngayon. Parang siya ang makapangyarihan. Bakit? Pinagbigyan lang po
sapagkat mas makapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa kay Satanas at sa huli, malalaman natin kung ano ang mangyayari kay Satanas at ang kanyang mga demonyo, mga anghel na sumunod sa kanya. Ano pa? So, sa Book of Revelation, according to the idealist, the persecuted or martyred saints will eventually be vindicated and God will be victorious in the end in heaven. Ano pong ibig sabihin nun? Ang mga Kristiyano na nangamatay, ang mga Kristiyanong inusig, panahon ng mga apostoles hanggang taong 300 Anno Domini, sila po ay itataas ng Diyos. Ano ibig sabihin ng itataas? Hindi po dito sa lupa, itataas doon sa kalangitan. Ipamamana sa kanila ang kalangitan. Sabi doon sa Apokalipsis kapitulo 2, versikulo 10, Revelation chapter 2, verse 10, "Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life." So ano yung vindication o pagpapataas ng mga banal? It is the inheritance of the spiritual eternal life in heaven. Papapasok sila sa karian ng langit at doon ay maninirahan sila ng walang hanggan. At doon, ang Diyos ang kasama at ang mga banal, pati na ang mga magaganda at magagaling na anghel. Now, mahirap bang unawain ang Apokalipsis? Is the book of Revelation difficult to understand? Hindi po. Kasi mismo si Kristo ay nagbigay po ng paliwanag. If you will read the book of Revelation chapter 1, verse 20, our Lord Jesus Christ said, "The mystery of the seven stars that you saw in my right hand and of the seven golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches." So, ano pong sabi ni Kristo? Apokalipsis chapter 1, verse 20. Siya mismo ang nagbigay ng kahulugan kung ano ang nakitang vision o larawan ni Juan, ni Apostol Juan. Sabi ng Panginoon, tungkol naman sa hiwaga ng pitong bituin na hawak ko sa aking mga kamay. So may hawak po si Kristo, hawak niya pitong bituin at pitong ilawang ginto, golden lampstand, ginto na ilawan, lampara. Ang sabi ng Panginoon, ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia. So nando doon po. So the book of Revelation interprets itself. Kahit wala po yung mga tinatawag nating views o mga pananaw, maintindihan natin sa ating pag-aaral, sa mga sumusunod na leksyon dito sa ating programa, Alamin ang New Biblia, Know Your Bible Program. Ito po ay talakayin natin at ito ay gagawin natin chapter by chapter para naman kayo ay makasunod. At para hindi po kayo mahirapan, pwede ko pong ipadala sa inyo yung outline ng message na ito. Kung mayroon kayong email, digay nyo po yung email address nyo at pwede kong ipadala yung outline. So nakita na po natin yung apat na pananaw sa pangunawa sa Book of Revelation. Ulitin po natin, the preterist view from the Latin word preter, which means the past. Tapos na. Naganap na ang aklat ng Apokalipsis or Revelation ayon sa mga preterist. Pangalawa, the historical view. Itong mga historical view, mga taong naniniwala na ang mga pangyayari sa Apokalipsis or Book of Revelation ay nangyayari pa ngayon. Yun po ang kanilang interpretation. Pangatlo, the futurist view. Futurist view ay naniniwala na ang mga nakasulat sa Book of Revelation ay mangyayari pa lang. So actually, combination po, historical view and futurist view, iisa lang po yan. The past, the present, and the future. Ang mga nakaraan, ang nangyari, at saka ang mangyari pa. Kung talagang pagtitingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid, iisa lang po yan. Now, the idealist view is something different. Na ang mga pangyari, mga simbolo
sa aklat ng Revelation ay representasyon lamang ng mga bagay. Katulad ng pagkasulat ng mga aklat, katulad halimbawa ni Dr. Jose Rizal, sumulat siya ng Noli Mitangere at El Pelebostarismo, may mga karakter doon. At ang mga karakter na yon ay mga taong tunay yon, subalit pinalitan niya ang pangalan, pinalitan niya ang mga pangyayari. Parang ganun po ang nangyari dito sa aklat ng Revelation. Kaya lang, dito ang ginamit ng mga simbolo, mga hayop, mga halimaw, mga numero. At pag-aaralan po natin yan sa darating na mga leksyon. So sa ating pong pagtatapos sa ating leksyon sa umagang ito, The Book of Revelation, Understanding the Apocalypse. The Book of Revelation. Ano po yung ating natututunan? Let me just read to you from the book of 2 Peter chapter 3 verse 16 and 17. The Apostle Peter in 2 Peter chapter 3 verse 16 to 17 was referring to the writings of the Apostle Paul. Sabi ni Apostle Pedro, may mga sulat si Apostle Pablo na mahirap unawain. This is what he said in the book 2 Peter 3 16 and 17. Some things are hard to understand, and which ignorant and unstable people distort to their own destruction. Be on guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. So sa sulat ni Apostle Pedro, sinulatan niya ang mga Kristiyano, yung mga Hudyo na Kristiyano, na sabi niya, ang mga sulat ni Apostle Pablo ay mahirap unawain. Some of the things that he had written are hard to understand. Mahirap daw unawain. At ang mga ignorante, ang mga unstable mga tao, ay binabaluktot nila. Hindi nga nila maintindihan. So ang ginagawa nila, ito yung tamang kahulugan. Sabi na hindi yan, ito yung tunay na kahulugan. At pag binaluktot mo ang salita ng Diyos, ano po ang mangyayari? Sabi ni Apostle Pedro, it will be to your own destruction. Para sa iyong kapahamakan, kaya sinabihan niya yung mga Kristiyano na sinulatan niya, Christian Jews who were scattered in different areas, mga Kristiyano na mga Hudyo sa iba't ibang lugar, ay sinulatan niya, dapat kayo ay magbantay. Baka kayo ay madala ng mga kamalian ng mga masasamang tao at kayo ay mahulog sa inyong posisyon na sigurado na kayo. Maraming taong ganun. Ayaw nila yung secured na posisyon. Nandun sila sa sigurado ng posisyon sa kanilang paniniwala sa Panginoon. Subalit, pupunta pa rin sila sa mga questionable na mga doktrina at mga iglesia, kumbaga, nagdi-discovery sila, nag-a-adventure. So sabi ni Apostle Pedro, delikado yan because you might fall from the error of lawless men and you will fall from your secure position. 2 Peter chapter 3, verse 16 and 17. Basahin po ninyo. So the book of Revelation, brothers and sisters, though symbolic in some parts, there are also some that should be accepted as literal depending on the context. So, aklat po ng Apokalipsis, pahayag, may mga simbolo sa mga iba parte, sa maraming parte, pero mayroon ding mga lugar na literal ang pagkasulat at yun ay mauunawa natin. Depende po sa konteksto. Halimbawa, doon sa Apokalipsis chapter 1, sinabi doon ni Apostol Juan, he was in exile in the island of Patmos when he saw a vision and he was in the Lord's Spirit. So sabi ni Apostle Juan, chapter 1 ng Book of Revelation, siya ay naging patapon, naging exile. Itinapon siya sa isla ng Patmos at doon nakakita siya ng mga pangitain. At sinabihan siya ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng anghel na isulat niya ang mga nakita niyang mga pangitain or visions. So yun po ay we accept that as literal. Why? Diyan, mention it. It's not symbolical. So,
The best way to interpret or understand the scriptures, especially the book of Revelation, is from the simple to the complex. You always compare the complex to the simple. Kung hindi mo maintindihan sa isang parte, pumunta ka sa ibang parte. There are always comparisons. So just like in the book of Acts chapter 10, si Apostol Pedro po, sabi niya, I was also in the Spirit and I saw a vision. May nakita siyang mga pangitain mula sa langit, bumaba, galing sa langit, iba-ibang uri ng pagkain. So Acts chapter 10, Gawa Kapitulo 10, comparison po nangyari kay Apostle Juan at kay Apostol Pedro. So sa pag-aaral po ng aklat ng Revelation, pahayag, it needs wisdom and guidance from the Holy Spirit. Ano sabi ni Santiago, James chapter 1, verse 4 or verse 5? If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all men liberally. To all men means yung mga naniniwala sa Kanya. So kung kulang daw tayo ng pangunawa, humingi tayo ng, sa Diyos ng pangunawa. Let us ask wisdom from the Lord. Iba po yung knowledge saka wisdom. Knowledge is just kaalaman. Pero yung wisdom, how to use your knowledge is what you call wisdom. Lahat po ng Kristiyano ay binigyan ng banal na Espiritu Santo. We are now being indwelled by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay nananahanan sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. So balit, kinakailangan mo pa rin ng wisdom. At yan ay bibigyan ng Diyos kung mananalangin tayo. And the most important part of the book of Revelation. Let me read from the book of Revelation chapter 1 verse 3. Ito po yung pinaka-importante kung bakit dapat pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis or the book of Revelation. Chapter 1 verse 3, there is a blessing pronounced on those who will study the book of Revelation. Sabi dito ng Panginoong Jesucristo mismo, blessed is the one who reads the words of this prophecy. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it because the time is near. So sabi ni Kristo mismo, pinagpapala ang mga nagbabasa ng mga salita ng hula na ito. Pinagpapala ang mga nakikinig, kayong mga nakikinig sa radyo. At take to heart, isinasa puso, isinasa isip, ang mga bagay na nakasulat dito sapagkat malapit na ang panahon, malapit na ang wakas. Ano po yung malapit na wakas o panahon? Yung katuparan ng nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, ang katuparan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong nakakaalam. Now, sabi na napakatagal naman, mahigit na 2,000 taon from the time of the apostles to our present time, 2,000 years ago. So sabi nila, napakahaba. Well, to the Lord, one day is 1,000 years and 1,000 years is one day. So ang Panginoon po ay eternal. Walang hanggan. So ano po yung 1,000, 2,000 years sa walang hanggan? Isang tuldok lang po yun, mga kaibigan at mga kapatid. So sa atin, matagal sa Panginoong Diyos. One day is 1,000 years. And 1,000 years is one day. So, mayroon pong blessing, mayroong pagpapala sa mga nagbabasa, sa mga nakikinig, at sa mga sumusunod sa nakasulat dito sa Apokalipsis or the book of Revelation. The general rule, therefore, in studying the book of Revelation or so-called Apocalypse is that let the book interpret itself. Binasa ko kanina sa Apokalipsis 1:20, Christ gave the interpretation of the seven stars and the seven lampstands. Ang pitong bituin at ang pitong lampara, binigay niya ang kahulugan mismo. So, the key is inside the book. You just have to find the key. Because when you find the key to the book of Revelation, you will be able to understand and unlock the mystery of the book of Revelation. Just like when Christ said to Peter in Matthew chapter 16, verse 18, sabi niya kay Apostle Pedro, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. In verse 19, Jesus Christ said, I will give you the keys of the kingdom.
So binigay kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang mga susi na yan ay nandito rin po sa aklat ng Book of Revelation. So we will study more of this in the future, in the years, days to come, Sundays to come. Abangan po natin yung pag-aaral na ito. And let us pray that the Lord will give us knowledge and wisdom as we go through the Book of Revelation. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Nawa, ang ating leksyon sa umagang ito ay nakapagbigay ng kaalaman sa atin, inspirasyon, and something to look forward with regards to what God has for us in the last days. And on the last days na yung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mayroon po kayong mga katanungan, mangyari po kayong sumulat o kaya naman mag-text sa aking number 0594-93329-0935-191-2467 o kaya pwede kayong magsulat sa aking email address danny_oliva_ph@yahoo.com. Yan pong aking email address. At gusto rin nating advertise ang ating mga lessons, World Bible School, mga librong libre, pwede kayong humingi ng iba-ibang kopya, basta mayroon pang supply. You could also enroll in Bible Overview, written by Darrell Raymond in the U.S. It's an online Bible study. And we are also having very soon Philippine Christian, or rather, Christian Ministry, the Christian World Ministry. It's a magazine at pwede pong online yan at papadala namin sa inyo online at pwede kayo magbasa ng mga balita, mga articles regarding the Word of God and other things that you would like to know. Magandang umaga po sa lahat and God bless you all as we end this lesson. Let's all pray before we end our study. Lord God, we ask Thee to bless us as we study Thy words. Bless all the listeners and the viewers of this particular program. May Thy word be multiplied and may Thy kingdom expand in this age and in the many parts of the world. Thank you, Lord. In Jesus' name we ask all these things. Amen. Praise the Lord, ye heavens, adore Him. Praise Him, angels in the high. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all ye stars of light. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He has spoken. Worlds His mighty voice obey. Love.